Kaibigan, nandito lang tayo sa isang garden. Ang topic natin, ito po, napakahalaga. Ang healthy foods ba? Ang healthy lifestyle? Kasing bisa ba ito ng gamot? Pwede pa siyang pamalit sa gamot? Alam ko kasi, marami ako nakikita ng tao, maraming sakit. At minsan, nagpa-check up na sila ng doktor, nabigyan na ng maraming gamot, pero hindi pa rin gumagaling, di ba? Tapos yung iba naman, pag iinom ka kasi ng gamot, eh hindi rin naman pwede pang habang buhay. May mga gamot na panandalian lang. So, para sa akin, merong pagkakataon, pwede natin gamitin yung healthy foods, healthy lifestyle para sa ilang mga sakit. Especially, palagay natin, mild lang ang sakit mo. Yung high blood mo, medyo konting taas lang. O yung cholesterol mo, konti lang yung taas. O diabetes mo, hindi naman ganun kataas. O yung mga kulukulo ng tiyan, yan, o mga hyperacidity, minsan nakukuha yan sa pagbabago sa pagkain at hindi na kailangan mag-maintain ng maraming gamot. Kasi pag gamot, minsan may side effect din. Yan. Kaya magtuturo po ako sa inyo na ginagamit ko ng 20 Pinoy foods na pwede natin gamitin panlaban sa maraming sakit. Pwede nyo itry muna to. Pag hindi makuha, bago natin pupuntahan yung mga gamot na maintenance. Okay, sabi ko po sa mga mild lang ha, pero kung talagang sobra high blood o na-stroke na, na-heart attack na, syempre bilang cardiologist, kailangan rin ng maintenance. Pero marami makukuha na sa ganito. Actually, marami na pong pag-aaral yan. Nagsalita ng American Heart Association, National Cholesterol Education Program, American Diabetes Association, pati American Cancer Society, lahat sila nagsasabi, dapat healthy lifestyle muna bago iinom ng gamot. Let's say, mataas cholesterol mo, bigyan ka muna ng 2 months, 8 weeks na ijeta mo muna, papayat ka muna. Pag hindi nakuha, bago re-resetahan ng gamot. Yung iba kasi, baka napapaaga pagbigay ng gamot. Eh, gusto ko kasi, ma-maintain kayo na mas konting gamot, mas healthy, mas mahaba ang buhay. So ito, 20 healthy Pinoy foods ha. Number 1, yung mga berdeng gulay natin. Napakaganda yan. Mga spinach, kangkong, mga talbos ng ampalaya. Lahat yan napakaganda. Malunggay. Yung green leafy vegetables, saan po maganda? Actually, iwas cancer yan eh. Less 10% cancer, basta vegetarian. Kung gusto mo talaga, puro gulay, maganda. Mataas sa iron, pang anemic, pwedeng-pwede yan sa tiyan. Nag-TTB, okay ang berdeng gulay. Talagang pampahaba ng buhay yan. Number 2, itong mga isda natin magaganda. Pwede ang sardinas, bangus, galunggong, kahit tilapia, pwede na rin. Merong omega-3 fatty acids ang isda. Pag marami kang isda kinakain, 3 times a week, 4 times a week na isda, yung omega-3 fatty acids, gaganda tibok na puso mo, medyo yung triglyceride cholesterol mo, mas mababa, mas okay siya. Sa high blood, hindi naman gano'ng tataas. At maganda yung omega-3 fatty acids para dumaloy ang dugo sa puso, sa utak. So isda, napakahalaga. Number 3, kamatis. Kamatis, mataas sa lycopene, di ba? Actually, kamatis sa may pag-aaral, maganda sa prostate. O, tayong mga lalaki, edad 50 pataas, takot sa prostate cancer, lumalaki ang prostate, maraming kamatis, maraming lycopene, good for the prostate. Ano yung pagkaing masama sa prostate? Parang tayo, kaedad ko yan, mga may prostate problem. Ang ayaw natin sa prostate, ayaw nila beef, eh, baka. Beef, maanghang, karne, medyo baka magloko yung prostate natin eh. So yung mga karne, baboy, baka, taba, mantika, konting bawas. Number 4, healthy food, panlaban sa sakit. Yung mga maasim na citrus fruits, kalamansi, suha, lemon, dalandan, orange, di ba? Lahat yan, napakaganda. Itong mga maasim, di ba? Pongkam, dalandan, orange, napakaganda po niyan. Vitamin C. Itong mga vitamin C rich fruits, ang maganda dito, pampalakas ng immune system. Alam ko marami sa inyo uminom ng vitamin C tablet, di ba? Gusto niyo tablet, 500 milligrams. Okay naman ang tablet, pero
itong ginawa ng Diyos na galing sa citrus fruits, mga orange, dalandan natin, bukod sa vitamin C na napakataas, marami pa siyang other benefits. Marami siyang ibang vitamins, marami siyang fiber, marami siyang antioxidants, marami pa nilagay ang Diyos dito sa prutas mismo na hindi makukuha sa tableta lang ng vitamin. Kaya mas maganda pa rin yung pagkain. Kung may sakit, may sipon, may trangkaso, mahina immune system, vitamin C rich foods, napakaganda. Number 5, carrots sa kababaihan. Kailangan kumain kayo ng maraming carrots. Bakit? Uso breast cancer sa atin eh. Sa Pilipinas, tingnan nyo sa kamag-anak nyo, kakilala nyo, ang daming may breast cancer. Almost 10% may breast cancer sa kababayan natin. So carrots, maraming carrots can prevent breast cancer. Pwede makaiwas. Pero kung may cancer na, pupunta na tayo sa doktor. O yun, baka wala tayong choice. Kailangan na baka mag-chemotherapy, mag-biopsy, magpa-opera. Number 6 na gustong-gusto ko, panlaban sa sakit, saging. Yan, saging. Pag may ulcer ka, saging. Pag may heartburn, saging. Sa mga may nervyos, may anxiety, may depression, saging, napakaganda. Meron siyang tryptophan, nagiging serotonin, antidepressant ang saging. Saging, maraming potassium for energy, di ba? Napapawis. Bago ma-heat stroke, saging, tsaka maraming tubig. Number 7, ang mga gatas, maganda rin syempre. Low-fat milk, keso, yogurt, pwede po yan. Complete food kasi yan, pampalakas yung mga gatas. May protina, carbohydrates, at may good fats. May calcium pa, di ba? Kailangan natin calcium sa buto. Number 8 is bawang. Okay? Ang bawang, mga 2-3 butil araw-araw. Ganun lang karami, ha? Hindi sobra dami. Pwede, ayan, antibacterial ang bawang. Sa cholesterol, nabababa. Konti lang naman ang bawang, may tulong sa cholesterol. Sa high blood, ang bawang, bababa blood pressure nyo siguro mga 3 to 4 millimeters mercury. Mababa lang 3 to 4. So, kung high blood ka talaga, hindi makukuha ng bawang. Pero yung bawang, nakakababa na rin konti. So, bawang 2 to 3 butil lang in a day. Wag lang maganda niluluto konti. Number 8, mansanas. Apple, di ba? An apple a day keeps a doctor away. Apple kasi, alam niyo yung apple, ang dami pag-aaral yan eh. May pag-aaral sa hika sa bata, sa leukemia sa bata, nababawasan. Yung apple, yung balot, yung pectin, napakaganda niyan para sa tiyan natin. Diba? Tapos itong mga kulay red na apple, strawberry, lahat yan, maganda yan para sa puso. Number 10, syempre tubig. Okay? Tubig ang pampabuhay talaga. Lagi kong sinasabi sa inyo. Maraming pag-aaral na lumalabas yung... Alam ko, yung iba nagsasabi, pwede naman 3 basong tubig lang. Diba, yung iba ayaw minum ng tubig, yung iba 10 basong tubig. Pero ngayon, marami ng pag-aaral lumalabas. Pag kompleto ka sa tubig, hindi ka dehydrated, napakaganda. Tubig, kailangan sa kidneys, diba? Hindi magdadialysis, diba? Kailangan mo maraming tubig, bumaba yung creatinine. Tubig para sa liver, maganda, para gumana yung atay. Tubig para sa utak, para sa headache. May pag-aaral ngayon, bago lang. Tubig para sa heart failure. Heart failure, di ba? Pag manas na, binabawasan natin tubig. Pero sa healthy na tao, pag hindi siya dehydrated, yung taong konti uminom ng tubig, nakikita nila, nahihirapan ang puso. Pag dehydrated, hindi ka uminom ng tubig, nainitan ka, hirap ang puso, kaya naha-heart failure. May ganong pag-aaral. So, para hindi ma-heart failure, kailangan kompleto sa tubig. Para din gumanda ang balat. Number 11, syempre yung para sa diabetes, gusto ko ampalaya. Ampalaya, okra, maganda sa diabetes. Alam ko, ginagawang salad yan. Pampababa ng blood sugar, di ba? Kung itong mga pagkain kasi po, ang maganda dito, like yung ampalaya, pwede ka kasi kumain ng ampalaya habang buhay. Pwede ka naman mag-okra habang buhay. Pwede ka uminom ng tubig habang buhay. Pero yung gamot, pwede rin naman uminom. Meron tayong mga maintenance. Pero may ibang gamot, hindi mo pwede ituloy-tuloy talaga eh. Para yung gamot sa ulcer, yung mga omeprazole, ranitidine, hindi siya panghabang buhay eh. Pag ininom mo ng 1 month, 2 months, may possible, may sira sa buto, may side effect.
marami pa tayong magiging problema. Okay? Pero syempre, payo ko lang to, healthy lifestyle may laban sa mga sakit. Number 12, syempre, munggo. Okay? Munggo, mura, mataas sa protein, di ba? Huwag kayong maniwala na munggo bawal sa arthritis. Kahit sa gout, ang bawal sa gouty arthritis na mataas ang uric acid, yung mga laman loob, yung mga alak, yan ang bawal. Pero munggo, maganda ang munggo. Okay? Healthy protein yan. Ito mga protina na munggo, tofu, gatas, healthy protein siya eh, na hindi mo kailangan ng taba ng baboy o baka. Number 13, luya. Maraming luya, bawang, di ba? Luya sa labat, sa boses, paghinga, sa pagsusuka, maganda yung luya. Number 16, pwede tayo, kung sa tinapay, kung kaya wheat bread, sa kanin, pwede brown rice. Pero sa kanin, syempre dapat mas konti ang kanin, di ba? May bagong pag-aaral, yung kaning lamig. Yung kaning lamig pala na okay rin pala yung kaning lamig kasi mas okay sa may diabetes. Okay? Kasi yung bagong sinaing daw na kanin, medyo buhaghag siya, mabilis tumaas ang blood sugar. Pero yung bahaw na kaning lamig na initin mo ulit, medyo nagdikit-dikit na yung molecules nung kaning lamig, hindi na tumataas masyado blood sugar. Number 70, tofu. Okay? Tofu, veggie meat, napakaganda, tokwa, okay, healthy protein, may iron, at hindi nga masama sa puso. Number 18, green tea. Green tea, chamomile tea, antioxidant, tsaa, napakaganda. Iwas tayo sa mga bawal, yung mga iced tea, soft drinks, at iba pa. 19, buko juice. Maraming tayong buko sa Pilipinas, di ba? Buko, parang sports drink, parang energy drink yan eh. Diba, natural. Dati nga, alam ko yung buko, parang nilalagay sa suero. Pero matagal yun, mga 70 years ago, ginagawa nila yon. So, ang buko, napakaganda. Pampalakas, may electrolytes. Ang problema lang sa buko ay medyo mataas calories. Isang baso ng buko juice, 45 calories. So, isang buko, mga dalawang baso yon, 90 calories. Pag kinain mo pa yung laman, another 150 calories. So, pag kinain mo isang buko, mga parang isang platong kanin na yon. So, baka lang tumaba kayo. At kung may diabetes, pwede tumaas ang blood sugar. And number 20, mani. Nilagang mani. Pwede po yan. Mani, siksik yan sa minerals, pampatalino, healthy protein, pampalakas, maganda po yung mani. So ito mga 20 healthy foods, sinabi ko nga eh, marami naman tayong healthy na pagkaing Pinoy, pati yung mga kalabasa, kamote, napakaganda. Pag puro ganyang kakainin natin, iwas sa sakit, iwas sa high blood, iwas sa cancer, iwas sa stroke, mas maganda po. Okay? Para at least kung nag-maintain ka man ng gamot, baka mabawasan natin yung gamot mo. Less gamot, less side effect. Pero lagi ko sinasabi, ang final say yung doktor nyo pa rin. Diba? Siya pa rin magsasabi. Binibigyan ko lang kayo ng perspective na yung healthy lifestyle, malaking tulong. Bukod dito, basically, bawas alat sa kinakain para bumaba blood pressure. Bawas timbang, mas payat, mas okay. More lakad, more exercise. Tingin sa magagandang paligid. Yan, mga ibon, naririnig nyo. Relaxing, less stress. Mas nagdadasal sa simbahan, less stress. At dapat kompleto sa tulog natin. Okay? Maraming salamat po. Sana nakatulong itong video natin. Share po natin sa ating kababayan.